Isang mapagpalang umaga sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Agham 3 o Science 3. Nasa unang quarter tayo, ika-apat na linggo, unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 5. Gamit ang mga bagay na makikita sa loob ng ating bahay. Layunin ng ating pag-aaral na nailalarawan ang mga gamit ng mga bagay na makikita sa loob ng bahay. Ngunit bago tayo magtungo sa ating aralin, ano ba ang ating napag-aralan nung nakaraang linggo mga bata? Na ang solid kapag nainitan ay nagiging liquid o yung tinatawag nating melting. At kapag ang liquid ay nalalamigan, ito ay nagiging solid o yung tinatawag nating prosesong freezing mga bata. Handa na ba kayo sa ating pagsasani sa balik-aral? Halika na mga bata! Ibigay kung ang mga sumusunod na bagay ay dumaan sa pagbabagong melting, freezing, evaporation, o sublimation. Unang bilang, ang alcohol ay inilagay sa kamay ay biglang nawala o naglaho. Ano kayang proseso ito mga bata? Isip-isip! Magaling! Ito ay evaporation. Pangalawang bilang, nilagay ni nanay ang air freshener sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang araw, ay nawala ito ng laman. Ano kaya ang prosesong ito? Magaling mga bata, ito ay sublimation. Pangatlong bilang, ang ice cream na kinakain ni Andrea ay natunaw na dahil sa tindi ng sikat ng araw. Ano ko yung proseso ito? Magaling! Ito ay melting. Bigay muli kung ang mga sumusunod na bagay dumaan sa pagbabagong melting, freezing, evaporation of sublimation. Pang-apat na bilang, nilagay ni Joseph sa molde ang natunaw na kandila at ito ay pinalamig bago muling gawing kandila. Ano kayang proseso ito? Magaling mga bata, ito ay freezing. Panglimang sitwasyon, nagpakulo ng mainit na tubig ang ate sa takore. Ano kaya ang magiging proseso nito? Magaling mga bata, ito ay evaporation. Magaling mga bata, naiintindihan nyo na ang apat na proseso na ating pinag-aralan. Pupunta na tayo sa ating susunod na aralin. Pupunta na tayo mga bata sa ating susunod na aralin. Ito ay ang mga gamit ng mga bagay na makikita sa ating tahanan. Ang mga bagay ay maaaring mauri sa tatlong state of matter o estado ng matter. Ito ay maaaring mauri sa solid, liquid, at gas na napag-aralan na natin mga bata. Maaaring ang mga bagay na makikita natin sa ating tahanan ay may iba't ibang gamit. Maaaring itong ginagamit sa pagluluto, ginagamit sa paglilinis ng bahay, ginagamit sa pampaganda ng tahanan, ginagamit sa paglilinis ng katawan, at ginagamit sa pamatay sa mga insekto, halimbawa ay lamok at mga ipis. Magtungo tayo sa mga ginagamit sa pagluluto. Umpisa natin ang ating pag-aaral sa, ano yan mga bata?
Magaling, ito ay sandok. Pangalawang larawan. Magaling, yan ay sanse. Ito mga bata. Magaling, yan ay kaserola. Yan ang mga limbawa ng mga kagamitan na ginagamit sa pagluluto. Ano kaya ito? Magaling, yan ay pakore. Ito kaya? Magaling, yan ay sangkalan. Ito. Magaling, yan ay toyo na madalas gamitin sa adobo. Magaling, yan ay suka na ginagamit din sa paborito kong adobo. Magaling, yan ay kuchilyo. Ito kaya? Magaling mga bata, yan ay LPG tank. Ang mga sumusunod na larawan o mga halimbawa iyon na mga gamit na makikita sa ating bahay na ginagamit sa pagluluto. Naintindihan na ba mga bata? Magaling! Mga ginagamit sa paglilinis ng bahay. Unang larawan, walis. Pangalawa, sponge. Pangatlo, Clorox. Pangapat, bowl cleaner. Panglima, bunot. Pang-anim, mop. Mga ginagamit pampaganda ng bahay. Ayan mga bata. Una, magandang kama. Pangalawa, makulay na hortina. Pangatlo, pintura. Pang-apat, flower base na may mga maaring ornamental plants o kaya ay plastic lamang na nagbibigay paganda sa ating bahay, mga bata. Magandang salamin. At wallpaper. Mga ginagamit sa paglilinis ng katawan. Una, mouthwash. Gumagamit ba kayo niyan, mga bata? Pangalawa, ito, toothbrush o toothpaste. Pangatlo, shampoo. Pangapat, upang maging maganda ang buhok, conditioner. Ito mga bata, ginagamit nyo ba siya? Magaling, ito ay body scrub. Tissue paper. Mga ginagamit sa pamatay sa insekto. Bygon. Ayan mga bata, alam nyo ba yan? Magaling, yan ay katol. Karagdagang gawain mga bata. Magtutungo na tayo sa ating karagdagang gawain. Handa na ba kayo? Magaling! Karagdagang gawain bilang tatlo. Lagyan ng check ang gamit ng mga sumusunod na bagay. Lalagyan ng check kung ano ang gamit ng sumusunod na bagay na number 1, dishwashing liquid. Number 2, katol. Number 3, sopa. Number 4, facial wash. At number 5, kalan. Ilalagay sa malinis na papel. Lalagyan ng pangalan at baitang or pangkat
ilalagay sa portfolio at scorecard kapag naiwasto na. Pang-anim, bygone. Pang-pito, map. Pang-walo, floor wax. Pang-siyam, asin. Pang-sampu, mga painting sa dingding. Bibigyan ko kayo ng extra minuto para matapos ninyo ang iyong gawain. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Nalaman natin na ang mga bagay na solid o liquid or gas man yan ay may gamit. At ito ay makikita sa ating mga bahay. Hanggang sa muling pakikinig mga bata, paalam!